Please subscribe, like, share, and comment kung bago ka lang sa channel ko. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So, ang topic natin today is how to apply condonation program sa SSS. First, kailangan muna natin mag-create ng online account sa SSS. So, punta tayo sa website ng SSS. www.sss.gov.ph. Kung wala ka pang online account sa SSS, you can check to my YouTube yung aking video, how to apply or register online account sa SSS. So, kung meron na tayong existing account or online account sa SSS, mag-proceed na tayo kung paano mag-apply or mag-register ng condonation program sa SSS online account. First step, punta muna po tayo sa Google. Then search natin yung website ng SSS, www.sss.gov.ph. Then pag-open natin ng website ng SSS, so click lang natin yung I'm not a robot. Click lang natin kung ano yung hinahanap, motorcycle, verify, then submit, click member, login user ID, and login your password. Click I'm not a robot, then submit, click inquiry, then click loans info. So, makikita po natin dyan yung mga loans natin. Salary loan, calamity loan, educational loan, and loan restructure program. So, click muna natin yung salary loan. Check natin. Andyan yung computation ng salary loan natin. Click natin yung e-services. Then, click natin yung apply for loan penalty condonation. Then dyan, makikita na po natin dyan yung computation ng loan natin. Kasama na rin po yung condonation penalty na maibabawas sa ating loan. So dito po, ang mapabawas lang po natin sa condonation program once na nag-apply tayo is the penalty lang po. Yung interest and principal interest is hindi na po siya maibabawas. Only penalty lang po. So nandyan po siya. Meron siyang dalawang pagpipilian, installment or one-time payment po. So, pag installment, ayan po siya. 50% down payment, restructure loan 50%, and consolidated loan 50% din po. Then, pag one-time payment naman po, ayan po. So, makikita din natin dito yung terms and condition. Mas mabuti po mabasa natin siya, all information, para mas malinaw po sa atin yung mga kinoconfirm po dito. Yung coverage of the program, nandyan din po. Availment period, effective of the program, and terms and condition. So, proceed tayo sa promissory note. So, nandyan po nakalagay yung total ng ating babayaran. Kung magwa one-time payment tayo or installment payment. Then, click natin yung agree once na okay na. Then, submit. So, ayan po, yung notice of approval. Short-term member loan penalty application. Then, click, ano lang po natin siya, screenshot para po meron tayong copy. So, andyan po lahat ng details natin ng ating pag-apply ng condonation program. So, kung mali-late po tayo ng bayad, meron din po siyang penalty. Kung one-time payment, at least 1 month po, mabayaran po natin siya. So, ayan. Once na na-approve na po siya, nandyan po yung PRN number and the complete amount and details po ng ating condonation na in-apply. So, click lang din po natin yung PRN loans. Ayan. Para makuha natin, ma-generate natin. Pagkalabas po ng PRN, then screenshot. Then, nandito rin po yung SOA, so statement of account, andyan po kung paano po pinrocess or kung paano po kinompute yung ating condonation na inapply natin sa SSS.
napakadali lang maaprubahan at napakadali lang mag-apply ng SSS Condonation Program ngayong 2021. Nag-start ang ating SSS Condonation Program is noong November 15, 2021 until February 2022. So, meron pa tayong ilang months para makapag-register or makapag-apply ng condonation program para mabawas yung ating penalty dun sa ating mga niloan. So, ito yung memo na nilabas ng SSS. So, nakalagay dito yung coverage ng program ng condonation, short-term member loan penalty condonation program. So, ang ating coverage is salary loan, calamity loan, salary loan, early renewal program, emergency loan, and restructural loan under the loan restructure program implemented in 2016 to 2019. Past due shall mean that the loan is delinquent for a period at least 6 months as the first day of the condonation period. So guys, ano bang inaantay natin? Mag-apply na tayo ng condonation program kasi napakalaking tulong po nito. Mababawasan yung ating loan ng penalty. So hindi po kasama yung pagbawas dun yung interest and principal interest. Only penalty po. But malaki pa rin tulong po yun sa pagbawas natin sa ating babayaran sa loan natin sa SSS. Kung may mga questions pa po tayo regarding condonation program, you can comment below sa aking YouTube account. Then, pa-like and pa-share na rin po ng aking YouTube account. And para po maging updated po kayo, click the bell button po para sa susunod na aking video, How to Pay Condonation. So, dito po natin malalaman kung paano natin babayaran yung condonation program na ating in-apply sa SSS. Please subscribe, like, share, and comment kung bago ka lang sa channel ko.